exactly 1900 hours darating ang kargamento. Dapat bago dumating ang oras na yon, nandun na kayo. Kailangan nyo ng diversionary tactics para hindi nila kayo makita. Makatunog lang sila ng konti, agad na silang lumilipat ng lugar para ilipat ang mga kargamento. Lahat ng paraan para hindi sila makahalata. Peter Kurt Lim ang pangalan ng smuggler, isang incheck na may asawang Pinay. Kaya pabalik-balik siya dito, dahil nandito ang asawa niya sa Pilipinas at mga negosyo nilang bakery, ang Manuwide Bakery. Siya buo ang laman ng lahat ng mga kahon. Gusto ko makuha niyo ang lahat ng kargamento. Pasabugin at sunugin para walang makinabang. Peter, stay. Totoong hari na nga. Hello? Ano? Nakataka si Alessandro? Ano nangyari yun? Hindi yun ang nakuha ko sa report ko. Yun ang nakuha namin. Nakuha namin, na-recover namin ang mga kargamento, napalabdes yun, at walang traces ng shabu. Ano to, Antonino? Lukuhan ba to? Diba? Eh bakit ko naman kayo lulukuhin? Sinabi ko naman sa inyo,
Madulas ang grupong yan. Ayan, pati kayo nalusutan. At nakalusot din si Alessandro. Anong ibig mong sabihin? Anong gusto mong palabasin? Eh bakit puro mga walang kwentang agents ang pinadala mo para rumisponde sa pagtakas ni Alessandro? Dahil wala kayo, walang ibang available. Ganda ng timing. Nung wala kami, saka nakatakas si Alessandro. Ano ba akala mo, Fabio? Ako man gusto ko nakakulong si Alessandro. Dahil pag nakalaya yan, manggugulo dito sa Neptune yan. Baka pabagsakin ang Neptune. Sana lang wala kang kinalaman dito. Sana lang. Feeling ko may mole dito. Sino? Si Antonino? Hindi. Sino ba kakampi dito ni Alessandro? Si Sylvia. Correct. Alam niyo, may naisip kong plano. Susubaybay ako sa Sylvia. Pero hihiwalay muna ako sa inyo. Huhulihin ko siya at aabangan kong pagkikita nila ni Sir Alessandro. Okay ba yan? Sige. Sa wakas, malaya na tayong lahat. Agata, magaling ka magmaneho. Gusto mo ba sumama sa amin? Kung nasan yung mahal ko, doon ako. Marami yung kasalanan dito eh. Bawi ako. Tsaka hindi na ako sa pagmamaneho magaling ah. Kahit anong sasakyan, kaya ko panda rin. Kahit na bulok na truck, eroplano. Kahit anong may makina, magamit mo ako. Magaling. Eh, asan na yung pera namin? Huwag kayong mainip. Pag napaandar ko ang microchip, bibigay ko sa inyo ang pera. Alessandro, si Antonino ito. May problema tayo kay Fabio. Talagang magaling ang maukong ngayon. Alam niya na binigyan ko sila ng ibang kaso para makatakas ka. Huwag ka na mag-alala. Wala silang kayang patunayan. Alam ko, hawak ko ang tiwala ng presidente. Kaya kahit anong sabihin nila, hindi sila paniniwalaan. Tawagan kita ulit. Ginagawa mo rito? Anong narinig mo? Anong narinig mo? Bakit? Di dapat ba akong marinig? O baka naman may tinatago ka? Ano nga ang narinig mo? Sabihin mo, ano narinig mo? Kung meron man ako narinig, siguraduhin ko sa'yo, makakarating ko ka, Sir Fabio. Ganun, ha? Kay Fabio, ha? Wala. May problema ko ba? Oh, hindi ako mapakali dyan, Carlo. Sa tingin ko, kailangan malaman mo na ang nalaman ko. Lola, ano po yun? Problema tayo. Nakatakas si Alessandro. Ano? Siguro naman ngayong nagkasama na kayo ni Giancarlo at Enzo. Alam mo na kung ano ang password. Kung ako sa'yo, ibigay mo na. Para matapos na lahat ng ito. Wala akong sasabihin sa'yo. Tayo.
sasabihin sa iyo. Ayaw ka. Tingnan natin kung hanggang saan ang tapo. Lola, Lola, relax. Huwag ka matense. Mag-dines ka muna. Bakit ko ma-confine? Paano nangyari yun? Paano siya nakatakas? Nasa lisihan tayo. Nasa kabila kami misyon. Huli na nang malaman namin na hindi valid yung misyon na ginagawa namin. Kung kami ang rumispondero, hindi makakatakas si Alessandro. Hindi kaya meron tayong role sa Neptune? Sino naman ang pwedeng mag-tik-tik sa atin? Si Antonino. Bakit pa ba tayo lalayo? Baka si Sylvia. Malamang. Hindi ba nakita natin noon, nakausap niya si Alessandro? Asan si Aldo? Pinasundan namin sa kanya si Sylvia. Sabi ko nung abe, dapat hindi na pinabalik yung Sylvia niyan. Alam niya lahat ng mga ginagawa natin. Mas madali sa kanya magsumbong kay Alessandro. Hindi na ako kailangan pasundan dahil wala akong ginagawang masama. Hanggang ngayon ba, pinagdududahan niyo pa rin ako? Yes. Ayaw talaga pumuyok. Sayang naman yun ba. Parang mo na rin sinabi ko gusto mo nang mamatay. Wala na silbi sa akin. Sige, dispatch ko na. Kaya lang huwag dito, ayoko ng kalat. Ang dami yung auto, milakad ako. Paglado. Iniisip niyo pa rin ba na kaya ako bumalik ng Neptune eh para maging espiya? Hindi mo rin kami masisisi, Sylvia. Bumalik ako sa Neptune sa pag-asang babalik tayong lahat sa dati. Sino na lang ba sa inyo ang tiniwala sa akin? Ikaw, Paula. Ma'am Carmela. I'm sorry, Sylvia. Kaya, Sir Fabio. Wala akong pakialam kung wala na silang tiwala sa akin. Ang importante sa akin, ikaw, Giancarlo. Sabihin mo lang sa akin na handa kang bigyan ako ng isa pang pagkakataon. Handa akong tiisin lahat ng magbibintang nila. Sabihin mo lang sa akin. Mahirap yung hinihingi mo sa akin. Kung ganun, wala na pala akong rason para manatili sa Neptune. Hindi ko na ipagsisiksikan ang sarili ko sa inyo. Magmula sa araw na to, nagbibitiw na ako sa tungkulin ko. I quit. Thank you.
Sylvia? Sylvia, bakit? Sylvia? Pwede ba? Ba't di ka na lang pumasok sa loob para malaman mo kung paano pinalian ng mga kaibigan mo? Bakit ba? Walang panahon para makipagplastigan sa'yo! Sylvia, hindi ko alam ang sinasabi mo. Plastic ka nga talaga. Plastic kayong lahat! Sylvia! Hello? Boss! Si Aldo ang nakatakas! Ano? Puro kayong mga tanga. Hindi pwede makawala yan. Gawin niyo ng paraan. Nasaan si Sylvia? Nakita ka namin, kausap mo si Sir Alessandro sa kulungan. Totoo nga sinasabi ni Giancarlo, magaling ka mag-ibento ng kwento. Pati ba naman kayo? Oo, Sylvia. Ang importante sa akin, ikaw, Giancarlo. Sabihin mo lang sa akin na handa kong bigyan ako ng isang pang pagkakataon. Ayun, pero hinihingi mo sa akin. Balikan dito. Sana naman ay nalang ako. Aalis na si Sylvia sa Nebso. Mas mabuti na rin siguro yun. Mas matatahimik yung paghahanap natin kay Alessandro. Pati sa papi, hindi na natin kailangan mangamba kung may nagtitik-tik man sa atin. Merong problema rin yan. Kasi kukulangin tayo ng isa pag wala na si Sylvia. Ano, Ana? Handa ka ba sumama sa amin? Sagutin mo ako. Please. Ayun. Ay, nako, ano. Saan-saan kasi nilalagay? Hello? Paga. Hello. Pakinig ka. Hindi si Sylvia yung mole. Okay? Pakinig ka. Si Antonino yung mole. Kita mo nga naman. Pag siniswerte ka talaga. Ha? Hello? Ano? Hello? Hello, hindi kita maintindihan. Sira yung line mo. Bilisan mo na konti! Wala, narinig ko ba ako?